Hi guys! Nandito kami ngayon sa NAIA Terminal 2. Papunta kami sa Palawan. So, yun. Pumunta kami sa Palawan. Forms dyan sa reception. So nandito muna kami, waiting. Love is love. Love is love. Adios. Nakapag-settle in na ako. Actually, kami pala. So, ayan. Medyo nag-start na yung aming mga pag-aayos. Ganyan. So, kumalat na siya. Okay, so, we're here in Club Paradise, Palawan. And, binook namin siya way back February pa yata. And, so, nag-antay kami for March, April, May. Nagbilang pa talaga. May for almost 3 months para makapunta dito sa magandang place na to. And yes, oo, talagang paradise siya. Napakaganda. Along the way, papunta dito sa room namin. We already saw the fruit bats. And then currently, iniintay na lang namin ng sundown. Kasi best sunset place to.
we're on day 2 and kami ng mga kids and my husband nag-start na kami mag-snorkeling. And kahit nasa shore lang kayo, makakita agad kayo ng maraming fish. May nakita kaming stingray kanina, kaya lang nagpapanik ako kasi sabi ko, stay away. Pero sabi ng husband ko, bottom feeder yun, so hindi yun aakyat unless you disturb them. So kami naman, wala ko actually. I try to find my camera. Hindi ko makita agad yung camera button kasi naka-goggles na ako, tapos naka-waterproof pa. Guys, it's day 3 now and talaga sunulit namin ang aming time here swimming and snorkeling. Sobrang ganda ng place. Mahirap umalis, but of course gastos at the same time if you want to stay longer, but worth it. Worth it ang pera nyo, guys. And nagdag na kami. Sobrang tagal namin dito sa dagat. Ito na yung souvenir namin, yung kulay. We're like the locals now. Punta kami ngayon sa snorkeling site. Tagahan namin ang snorkel. It's time check. It's 6:25 in the morning. And napakapatag ng beach. So, after this, mag-eat na kami ng breakfast. Tapos balik ulit sa room para makapag-prepare na for our check-out at 1 p.m. So, see you later! Laki. Dapat kaya. Tinamo, sayang. Wuhu.
and waiting for our checkout para makapag-settle na kami ng mga bills namin, ng mga naging charges dito sa pag-stay namin sa villa. And sobrang ganda talaga ng place na to. Perfect sa mga family vacations, especially sa mga honeymooners. Saktong-sakto tong lugar na to para sa kanila. Away sa mga busyness and kaguluhan sa Metro Manila. And for our final review dito sa place, actually yung room na nakuha namin, it's quite far from the pavilion or where we eat. Kasi we're located here at the last part of the island. So yung pagpunta namin doon sa eating place, medyo malayo. We will walk mga siguro mga 5 minutes away para makarating ka doon sa swimming pool, saka sa beach area talaga na gusto mo mag-snorkel. Although dito naman pwede, pero medyo malumot. So we have to go to the front of the beach area pa para doon kami makapag-swim and doon kami makakita ng mga corals and fishes. Pero nga pala kanina, we saw one black-tip shark. Medyo malaki siya, pero medyo malayo naman ako. So, siguro nakita niyo dito sa clip na to, but I'm not sure kung medyo clear kasi I was only using my phone, underwater phone, kasi nakalimutan namin i-bring yung GoPro. You know, pag nasa beach ka na, nasa water ka na, lahat nakakalimutan mo na. So yeah, nakakita kami noon. And alam mo naman ako, as always, panikera. So sabi ko, hala, alam mo, papasok ko yung water sa inyong phone.